itong the two blessings one ay napakalaki yung potential para sa agri fisheries, sapagkat ito yung lugar kung saan kinukuha ng General Santos City yung kanyang mga tuna. At ngayon lang, ginagawa na natin ng daan na sa ganon yung ating mga kababayan dito, pati yung mga IP na tinuray, ay pwede nang pumunta sa lugar nila nang hindi kailangan magbangka. Nang sa ganon, yung kanilang mga produkto, ang kanilang mga fisheries, ang kanilang mga tuna, ay hindi na kailangan idaan sa bangka, ngunit pwede nang diretsyong dalhin sa sasakyan at papuntang Cotabato and Main Towns. Sa pagbubukas at pagsasagawa ng mga daan at tulay, unti-unting nakakamit ang minsay imposibleng pangarap ng pag-unlad para sa bayan ng Datu Blasinswat sa Maguindanao. Isa ang bayan ng Datu Blasinswat sa mga natitirang pook sa bayan na di pa naaabot ng mga konkretong daan. Taghirap sa pagpunta, kinakailangan pang sumakay ng mahigit 30 minuto ng bangka upang isa-isang mapuntahan ang mga komunidad dito na nasa tabing dagat. Nandito po tayo ngayon sa aming road project na binigay po ng ating regional governor. Ito pong Kiku Katayawi Road, na kung saan ito pong road na ito ay dati po ay wala pong kalsada dito. Ito po, dinaanan po namin noong araw kasi gusto namin po talaga itong makunik ang aming munisipyo sa aming mother municipality, ang UPI Maguindanao. Pangarap namin na makakonek kami sa aming mother municipality para po ang aming mga kababayan sa UPI ay bumaba sa aming municipio para po makita ang aming karagatan na napakayaman po ang datugla ng mag-isda. That's why, at saka maganda po yung aming tourism spot dito. At dahil malayo sa kabihasnan, pahirapan ang pagpunta ng mga mag-aaral sa paaralan, pagluwas ng mga kalakal at pagdadala ng mga may sakit sa pagamutan. Yung time nung wala pang road dito sa Datu Blasinswat, yung tao dito, oras yung pinag-uusapan para na magkarating sa Katabato. Mga ilang oras? Takat sila sa nasa 4 hours. Hanggang doon sa kung saan yung may karsada, yun yung nilalakad nila. Sa nakaraang 30 dekada, isa ang Datubla sa mga lugar na apektado ng gulo at digmaan sa pagitan ng Pamahalaan at Moro National Liberation Front. Dahil ito po yung area ng MNLF. Opo, saka yung MILF. So, noon, madilim, kung tignan mo, takatakot pasukan, hindi mo alam kung anong tao dyan sa area. So, dahil sir, ang daming armado po dito noon. So, ngayon, simula nung maupo po si Presidente Duterte kasama po si Governor Ataman, ngayon nung pumasok na yung kalsada, yung mga armado, pinagbibenta na yung baril nila, binili sa mga yung mga bangka para lang magana buhay sila. Sa kabila ng lahat ay positibong hinaharap ng bayan ng Datu Blasinswat ang panibagong simula sa tulong ng mga daan at pagkakaisa ng mga Muslim, Kristiyano at Teduray nitong mamamayan. Kaisa ang ARMM Regional Government, DPWH ARMM at lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng mga daan at maghahatid ng mas malawak na oportunidad sa mga taga rito. Ito yung UPI Datubla Road, yes, na halos 22 kilometers. So yung kababayan natin, galing dito papunta rito dati kasi yung hindi accessible doon. Pero itong entire stretch na ito ay hindi pati sa 100 taon na ng Pilipinas. Yes. Kaya itong pinaprogram natin na mapay dito. At dito sa mga lugar naman ito, dito yung mga white beaches na pupuntaan natin at titingnan natin mamaya. Ito yung fishing ground namin
at dito yung entire fishing ground na dinadala papuntang General Sasa. Tinatayang matatapos taong 2019 ang dalawang proyektong ito, ang tutupad sa matagal nang inaasam ng mga taga Datubla at magbubukas pinto sa mga natatagong ganda ng lugar. Tama lang din na pinapakita namin at ipinamalas namin sa inyo ang tamang proyekto. Kaya nga, ang tamang pamamahala, tamang bunga rin ang ating papakinabangan. Ang tamis ng ating pagtitiwala sa ating mga pamunuan at mga leader, sigurado ako tamis din ang bunga na matatamasan natin. Nagpapasalamat kami sa ating regional governor dahil nandyan po yung priority niya po itong Datubla na matulungan dahil sa kakulangan po sa accessible na hindi po basta-basta makapunta ang mga tao sa aming munisipyo at sa mga bawat barangay kung hindi ka sumakay ng bangka. And now, pwede na po tayong makapunta sa Datubla ng galing po sa UP, galing po ng Tapian, makakalating na po tayo sa Barangay Pinansaran. Sa mga taga rito ang proyektong pabahay ng Arm Bridge at community support initiatives na bahagi ng Arm Helps Program ng Administrasyong Hataman para sa inclusive growth at pagsupo ng kahirapan. Arm Helps po ang isa sa target municipality niya, yung Datubla Sinswat, dahil nakita natin na isa to sa potential in terms of agriculture, fishery, tourism, lahat-lahat na. Kaya priority ito na municipality. In fact, out of 13 barangays, meron na tayong 5 barangay na tinutulungan upang magkaroon sila ng klarong barangay government center. At isa tong Barangay Pura sa natulungan natin. In fact, meron tayong mga previous projects na in-implement din ng DTWH dahil ang infra component ay ang partner natin ay ang DTWH. At masaya din kami dahil ang Arm Bridge ay merong malakas na instruction ng ating regional governor. Lahat ng Arm Helps barangays kailangan mayroon ding housing project and livelihood project package ng mag-implement ay Arm Bridge. So lahat kami ay magtutulungan at even yung merong clustering sa regional level na ginawa, lahat ng agency sa Arm Government magsama-sama upang puntahan, ipakita, iparamdam sa mga barangay ng ERMM na mayroong gumagana, mayroong isang functional na regional government bago pa man dumating ang bagong gobyerno ng Bangsamoro. Ito lang yung daan na hindi napansin ng kahit isang daang taon na ang Pilipinas. Ngunit ngayon nga, nakita natin pag-aktibo yung local government, tinapatan din ng regional government under kay Governor Mujib Ataman. At sa panahon na ngayon ni President Duterte, yung sinabi natin, no community will be left. Alhamdulillah, nakikita na natin. Itong daan pa lang na ito, di ba Mayor? Halos sa 3 kilometro paakyat dito, dati kabayo lang yung nakakapunta, yung mga sakahan hindi na de-develop. Pero ngayon, dahil sa daan na ito at may patuloy pa, 7 kilometers papuntang town, at yung town ng Pura ay napupuntahan lang via speedboat, ay ngayon, ginagawa na rin ng 4 kilometers na daan papuntang Matuber Bridge. Yes. And then from Matuber Bridge, going to Datubla, Sinswat and Cotabato. Itong mag-asawa po ay talagang hindi natutulog at binabantayan yung pag-road opening, binabantayan yung development dito sa munisipyo nila in partnership with the regional government. And of course, dito sa panahon ni Presidente Duterte, pinasarado na yung Boracay. Dito pwede nang puntahan sa Datubla. Kasi dito sa Datubla, hindi alam na napakarami. May white fish po dito. Mas maganda sa Boracay kasi itong lugar na ito ay lugar kung saan hindi napupuntahan ng karamihan. Mapalad ang Datubla sa malasutla nitong mga baybayin. Higit pa rito
mamangha ka sa mga well-preserved coral reefs at marine sanctuaries na pinapalamutian ang mga white sand sa lapakin. Welcome po sa Barangay Lapakin, na kung saan isa po ito sa tourist attraction ng aming munisipyo ng Lasing-Lasingco at Maguindanao. Marami po kami mga white beaches dito para rin pong nasa Boracay. Isa po ito sa mga area na napakayaman sa coral reef namin po sa bawat barangay. Hindi lang po itong barangay na ito, pati rin po sa ibang barangay. Sana pagdating ng panahon na yung load po na papunta po dito sa aming mga tourist attraction ay mapuntahan na po ng mga turista yung mga coral reef na pinagyayabang namin, na kung saan masaya ang mga tao dahil mayaman po kami sa isda dito sa bayan ng Dato-Glas-Lingkwan. Ito nga, napakaraming mga ganitong lugar na pwede pang puntahan ng ating mga kababayan kung magawan lang ng accessibility. Kaya ang AIMM Regional Government under kay Governor Mujib Hataman, tinutuloy talaga yung paggawa ng connectivity roads para yung mga lugar katulad nito ay mabigyan ng access. Sakay-sakay ang bangka, makikita rin ang well-preserved na forest covers na nakatayo sa mga rock formations na mapapadalawang isip ka dahil kapareho nito ang Coron at El Nido sa Palawan. Ang pagpapanatili ng natural na ganda ng kapaligiran ay patunay lamang ng disiplina ang kinakailangan at gabay mula sa lokal na pamahalaan. Kaisa sa medhiin ng pagkakaisa at pagmamahal sa natural na yamang atin, ang paggamit sa pangarap ng bawat Bangsamoro ang serbisyong may tapang at malasakit. Nahatid sa inyo ng DPWH-ARMM On the Road.